Quintisian. Titingnan natin ngayon kung anong pagkakaiba, kung gagana ba siya o hindi. Kung tama tayo sa findings natin na itong kanyang ignition coil yung pangalan niya eh. Pero dapat ito, starting coil. At itong ignition coil. Ngayon ko, ba't ganito ngayon yung factory? Ignition coil na rin kasi siya kasi hindi na siya coil. Ay, mga electronics yan dyan eh. Dati kasi nakapulupot na wire yan. Yung mga sinaluma. So, starting coil ang tawag dyan. Pero ngayon, sa kanilang kwan, ito yung gawa ng Dyson. So, ignition coil na rin pangalan niya. Ito ignition coil din. Pero itong dati, starting coil tumakurintis yan. So, apat ang kanyang wire. Itong kanyang ignition coil, nagpalit tayo ng dalawang ibang klase kasi walang available na ganito. So, try natin mga kurintis yan kung tama yung findings natin. So, ngayon, kakamaguhan natin yan, mga kurintis yan. Ika-try natin yung spark plug kung gagana. Okay? So, pag hindi kumurinti, so, problema talaga siya. Pero, imposible yan. Sinubukan na natin lahat eh. So, close up natin. So, tingnan nyo mabuti mga kurintisyan, ha? Yan. Close up natin. Kung gagana yan, kakamaguhan lang ng anak ko. On mo ignition. I-on mo. Switch pataas. So, yan mga kurintisyan. Kung may spark. Okay. Sige. Ayun, nakita nyo. May spark. Laksa mo na. Yun, lumalagat ako. Teka, dala. Itutok natin yung maganda. Wala na kasi adjust camera ko. Lapit natin. Yun, sige. Laksan mo na para makita yung spark. Yun, palitan natin yung spark plug. Saan yung spark plug? So ito, palitan natin yung spark plug. Tingnan natin kung parehas din. So yan siya, mga kurintis yan. Dali na. Tingnan niya mabuti. Ayun, lumalagatak, sige. Ayun, sige, isa pa. So, indikasyon yan mga kurintisyan, ha? Tama yung gawa natin. So, yan ang gagawin yung mga kurintisyan sa mga portable na ganyan. So, yan, ikakabit na natin ngayon. Lagyan natin ng gasolina, tingnan natin kung ano maging resulta. So, actually, nagamit daw yan ang may-ari. Ilang panahon lang, tapos yan na. Tapos pinagawa sa iba, kung sino ano nung pinagagawa. So, yan mga kurintisyan, sa pagpalit na ignition coil. Tapos, yun ang kanyang sira, yung starting coil. Yan. Kaya lang, ako nalito na rin kasi ignition coil na rin ang tawag nito eh. Sa company. Hindi ko alam kung bakit gano'n. Kasi yung luma no, nakapulupot na wire no, nare-rewind ko pa yan eh. Ngayon, hindi na. So, siyempre, nagbabago mga kurintis niyang panahon. Nagiging high-tech tayo, kaya gano'n. Iba-iba. So, ngayon, 100% napakurinti na natin siya kasi sakit yan dati, walang kurinti talaga. So, kagaya rin yan, gano'n din mga sira niyan, yan o. Mga bagong dala yan eh. Yan. Yun naman isa, walang lahat yan. Pati makina, yung malaki na yan. Hindi raw pati makina gagawin. Yun naman isa, umaandar yung orange na yan. Wala rin kurinti. Ito naman, tatlo na yan. Walang mga kurinti lahat. So, hanapin natin problema mga kurinti yan. Okay, so, yan. Kakabit na natin ito. Tingnan natin, pandarin natin. Kung gagana. So, mga kurinti yan. Kakabit natin na itong tanking. Tingnan natin kung mapapandar natin. Kurinti yan. Talagang susurbol ba talaga siya? Okay, so, subukan natin. Uy, tulo. Gasolina pala dati ito. Palis. Balikan na natin, sira na hose na to.
Okay, kapit natin ang tanke mga Corinthians yan. So ito mga Corinthians yan, dahil stack up sa mga Corinthians yan, mayroong isang technique na gagawin mo dyan. Ayan, no? So dahil ito ay 2-stroke. So ang kanyang valvula ay ito yung rig valve na tinatawag, hindi siya yung push-rod na valve. So sa ganyang matagal na Corinthians yan ang stack, maring yung piston yan ay yung piston ring dahil sa stack, dilikit sa so, kaya kailangan mga Corinthians yan, yan ay hulugan mo muna ng tuti. Kunting tuti kasi stuck siya, grabing tagal na eh. Okay? So papatakan mo mga Corinthians siya ng kunting tuti. Yung kanyang tawag nito, piston. Okay? So, dahil stuck yan mga Corinthians siya. So maaaring kumatok yan kapag nakadikit yung mga hindi maglaro ang kanyang piston ring dyan. Okay? Kita ba? Yun. Unti lang. Yan, okay. Okay, balik ang spark plug. Yan. Para may iwasan na baka biglang hindi maglaro yung kanyang kan, masisira siya. Dahil stack up yan. Nasa yung kunting tumapon. Okay. So, pwede mo na ngayong tawag ito. Uy, ba't kalog to? Kasi lang natin, walang laser. So kung may mga Corinthians yan, so kailangan mo munang paandarin yan sa tina, sa tin, para yung kanyang tawag nito, yung kanyang lakas ng compression, no? Tigas talaga, stack up, oh. Yung kanyang piston, malagyan ng tuti. Yan. Yan, para lang lalo mo na. Para yung tuti, pumasok mo na doon sa piston ring. Dumulas yung kanyang bur at yung piston. Yan, okay? Pwede na yan.
Lagyan natin yan ng gasolina. Susubok natin. So, una natin lagay yung tuti. Alala nyo, tumukunti siya. Ito ay 2-stroke engine. So, kailangan mo ng tuti. Yan. So, tatlo. Hindi na yan. Tatlong. Yan. Medyo musok-usok siya. So, lagyan ng gasolina. Stroke engine. So, paglagay ninyo ng tuti, imimix nyo pa. Haluin yung tanki para magmix maigi yung tuti sa gasolina. Para tumagal yung buhay ng inyong makina. Ang lagay ng tuti makurinti siya, hindi masyadong marami. Hindi pwedeng uusok siya ng malakas. Ang tambutyo. So, pag ganun, sobrang daming usok. So, magkakarbon yung inyong maplir. Madali siya maglupower, mababarahan. So, umusok lang siya ng kunti. Okay na. Pag wala namang usok, sobrang namang kwan yun. Masisira naman siya. Kasi normal talaga siya na may usok. Pero katamtaman lang, huwag sobrang dami. Kasi pag dinamihan mo yan, kakarbon yan. Mabilis magkarbon. Try natin kung andar siya. So yan siya, makurinti siya. Try natin ano. Sira na yung kanya rubber eh. Diba? Panghayaw ah. Cook natin. Chok. Balik. Ayun. Ayun. Ang dami siya, siya. Sira kasi yung rubber niya. Yung kanyang absorber. Sira na yung rubber niya, makurinti siya. Rumble tayo mga kondisyan. Hindi pa stable. Yes, subukan natin lunan. Lunan natin ang drill. Kapalan niya lang talaga niya pang bata. Lunod na natin yung mga kurente siya ng drill. So dapat mga kurente siya nito. Kapag nag-load tayo kailangan tataas siya kusa ang RPM niya. Hindi sa bababa, dapat tataas. Kasi kailangan yun ang kanya na may automatic siya. Tingnan natin.
lang i-adjust. Kaya lang kasi dapat tataas siya. Gusto siya magtaas. Yon. Saya mau kondisian. Kita tapos pick up, pag mag-load kayo, yun ang tama. Sobrang na-adjust. Dapat i-pick up siya. Tataas sa makina. Medyo mataas kasi ang kapasitor nito eh. Sa 5 RPM man.
siya. May pick up na sa mga siya, no? Kaya mo yan, no? Kasi siya umangat. Pag mag-load, okay? Ayos, mga kondisya, nakita nyo ngayon kung paano magkuha ng portable na generator, no? So, tama yung finding sa atin na ganun yung problema niya. Actually, may punting problema sa gasolina, kaya inayos na natin. So, magandang hapon sa inyo lahat, mga kondisya. So, mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe na po kayo sa channel ko. At sa mga nagsusubscribe na po, maraming salamat sa suporta nyo, mga kondisya. Okay, magandang hapon sa inyo lahat.